Mahal na Sir Sebastian. Kikitain mo bang asawa mo? Oo, pero wala pa siya. Makita ka dahil may malagang bagay akong itatanong sa'yo. Doon tayo sa aking opisina. Hindi mo pwedeng ibenta ang mansyong ito. Kaya mo gawin ito, Madam Alvina. Alam ni Attorney Gonzales kung anong dapat niyang gawin. Sinabi niya na sa akin, ang mansyong to ay hindi lang sa inyo. Pagmamay-ari ko rin ang bahay na to. Pero dahil ayaw ko ng parte ko, ibibenta ko na lang. Hindi, bibiling ko sa'yo. Ay, hindi ko pa magbibili sa inyo. Kaya huwag kayong umasa na ibibenta ko sa inyo dahil napakasama niyo sa akin. Ano pa yung sasasabi mo? Tama na yan, Mercedes. Kung pwede lang umalis ka na dito. Aalis ako? Hindi mo na ako mahal? Ipokrito ka. Kagabi lang, parehalik mo sa akin, tapos hingi ka ng hingi ng tawad. Tigil mo kaya ang kabaliwan mo! Mama, tama na po. Baka magkasakit pa kayo. Umalis ka na, Maria Mercedes. Aalis ako! Dahil yun ang gusto ko, at hindi dahil pinaalis mo ako rito. Hindi na tuloy ako makakain. Masama ba ang pakiramdam ninyo? Tignan, ikaw muna bahala kay Fabiola at ikaw, Jorge Luis. Ipaliwanag mo sa bisita natin kung anong ibig sabihin na nakakadiring eksenang ito. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi na ako nagulat sa kagaspangan ng ugali niya. Isa po akong psychologist, kaya sanay akong makakita ng mga ganitong klaseng pag-uugali ng ibang tao. Pag-aralan mo na din ang ugali ng aking mama na matigas ang ulo at ng hangal niyang anak na sunod-sunuan sa kanya. Sino ba siya sa akala niya? Ang buhong matandang yun. Hindi niya ako makakalimutan. Ano pong ginagawa niyo, madam? Aalis na ako rito! Hinding-hindi niya na ulit ako mapapalayas. Nako, huwag niyo na po silang patulan, madam. Bukod sa asawa niyo na po si Sir Jorge Luis. Sa inyo rin naman siyang ito. Huwag kayong umalis. May karapatan ka rin dito. Bakit ako titira rito? Patay na ang asawa ko sa napaka-ating Fabiola na yun. Ang pangit naman ang pangalan niya. Eh, hindi niyo ba naisip na kapag umalis kayo rito, magagawa ng babaeng yun ang gusto niya? Wala akong pake. Bahala siya. Ay, kung gano'n, hindi niyo naman pala mahal si Sir. Akala ko mahal na mahal niyo siya. Mahal ko siya. Baliw na baliw ako sa kanya. Kung gano'n, huwag niyo siyang iiwan. Sirain yung plano niya, Madam Maria Mercedes. Sirain yung plano niya. Nagkakasakit na tuloy kayo. Huwag kang tumawa. Ito ang resulta ng pagpunta mo sa Guadalajara. At pagsama mo kay Fabiola rito. Hindi ko siya isinama. Pumunta siya rito dahil ginusto niya. Gaya ng ibang mga babae, siya'y nakakatuwa kahit matigas ang ulo. At may kaugali siya, kagaya ninyo, Mama. Bakit ka pa kasi pumunta sa Guadalajara? Magsabi ka ng totoo! Ngayon alam kong mali ako. Pero para yatang wala akong nagawang tama rito. Para akong asong duwag na sunod-sunuran sa inyo. O kay Maria Mercedes. O kahit sa sarili kong kagustuhan. Kailangan mo siyang mapakalma, maliwanag ba? Huwag mo siyang hahayaang makaalis dito. Natatakot ako na baka may gawin siya laban sa atin kapag umalis siya sa mansyon. Mama, hayaan na natin siya umalis dito. May oras pa tayo. Puro problema na lang dala niya sa atin. Ganito, sabihin natin sa kanya ang totoo. At layuan natin siya ng tuluyan. Lumayo na tayo kay Maria Mercedes. Papa! Lumayo tayo? Hmm? Bakit tayo ang lalayo sa basurang yon? Sino ba ako sa tingin mo? Ang tuwag mo! Puro problema lang ang dala sa atin ni Maria Mercedes. Ibang-iba ang mundo niya sa atin. At palibasa, wala siyang pinag-aralan. Kaya kaya niya makagawa ng kahit anong karangalan. Hindi ka ba ganun kalakas para kontrolin siya? Hindi ako nagpapaamo ng leon, Mama. At sa ngayon, naging isa na siyang mabangis na leon para inisin tayo. Makinig ka, Jorge Luis! Hindi, Mama. Hindi. Tayo ang talunan dito. Kaya tapusin na natin ang labang ito. Hindi! Kukunin natin sa kanya ang lahat ng kinuha niya sa atin, tsaka natin siya ibabalik sa basurang lugar na yon. Okay, sige. Pero anong gagawin ko ngayon? Subukan mo nga siyang pakalmahin. Nagsiselo siya. At mas mainam yon. Magandang maitutulong sa atin ni Fabiola. Paano? Ang pahirapan ng babaeng yon dahil sa matinding selos. Kapag makontrolin niyo ang sarili niyo, babalik na ang lahat sa normal. Kontrolin ko sarili ko. Kailangan niyong maging magalang gaya nila. Sinabi mo rin ang sinabi sa akin ni Aling Blanca. Pero hindi ko alam kung paano magiging magalang. Kapag may ayaw ako, hindi ko kayo magpanggap. Nagsasalita ako, sumisigaw at nakikipag-away. Ganun ako eh. Hindi ako makapagpigil. Kaya naman, hindi-hindi na ako. Babalik pa sa mansyong to. Ang buhok? Kapag ginawa ninyo yan, bibigyan ninyo ng kasiyahan si Mama Alvina. Kasi ito ang gusto niyo mangyari. Mananatili rito ang asawa ninyo at ipagdidiborsyo niya kayo. At ipapakasal siya sa babaeng gusto ni Mama Alvina. Hindi. Hindi yun pwede mangyari. Asawa ko na si Jorge Luis at legal na kasal namin. Alam mo yan, Berenice. Pero
pwede siyang kumuha ng diborsyo. At mukhang yun ang gagawin nila sa oras na makuha nila ang gusto nila. Makikipag-diborsyo sa inyo si Sir Jorge Luis. Sandali na. Hindi alam ni Rodolfo na pupunta ka para kitain siya? Hindi. Hindi ko sinabi sa kanya. At hindi ko alam kung anong oras siya babalik dito, kaya uuwi na ako. Naku, sandali lang muna. Mabilis lang ito. May gusto lang ako itanong sa'yo ngayon. Sige, ano yan? Nakita mo na ba ulit ang asawa ng architecture student na yun? Pakiusap, anak. Intindihin mong mabuti ito. Pagseselosin natin siya at para manatili ka sa tabi niya. Gagawin niya ang lahat ng gusto mo. Mama, hindi niyo ba naisip na baka makagawa ko ng bagay na mas magpapalayo sa kanya? Alam kong hindi ka ganun kahaman. Ano ba? Pag-isip ka nga, tingnan mo kung nandito pa rin siya at lambigin mo siya para makumbinsin mong manatili siya rito. Tapos, tsaka mo gamitin si Fabiola para magsilosin siya. Mama, alam niyong delikado ang gusto niyong mangyari. Alam ko yun. Sa tingin mo, hangal ako. Pero handa akong sumugal sa ideyang ito. Huwag niyong sabihin galing sa akin ito. Pero huwag niyo siyang bibigyan ng rason para i-diborsyo kayo. At huwag kayong pipirma kapag may pinapirma sila. Masyado silang sakin para makuha lahat ng yaman ninyo at iwan kayong naghihirap. Yan lang ang laman ng isip ni Mama Alvina at kinokontrol niya si Sir Jorge Luis. Kaya dito lang kayo at huwag ninyong isusuko ang karapatan ninyo. Pero pinaaalis na nila ako rito. Nadala lang yun ang galit niya. Pero makikita niyo, isa sa kanila ang susuyo sa inyo. Sige po, aalis na ako. Pag-isipan niyo ang sinabi ko. Makinig kayo sa akin. Hindi kayo magsisisi. Sabi ni Attorney, ang asawa ko, magagawa niya, lokohin ako para sa pera. Anong gusto mo? Anong ginagawa mo? Nag-iimpake ako ng mga gamit ko para makalis na ako rito. Bakit nandito ka? Para pigilan kang umalis. Maria Mercedes, para servirle a usted.